Hindi ko tinutulan ang kanilang nais. Ngunit hindi ko rin ito tinanggap. Sa halip ay nangingi ako ng panahon upang pag-isipan ang pakikipagkasundo sa kanila. Mga warkang diwata, ibig lamang nilang pumailalim ka sa kanilang mga panuntunan, Abria. Hayaan mo na sila. Napaniwalaan na may posibilidad ng makikipagkasundo ako sa kanila. Ang ibig niyong sabihin ay hindi kayo tunay na makikipagkasundo sa kanila. Huwag mo akong pangunahan, Amaro. Kung nais ng mga diwata ng katahimikan, maniwala ka, ganun din ako. Siya ng sapat na panahon para mag-isip. Nangangahulugan na marahil ay maaari siyang makapagkasundo sa akin. Ganun na nga ang nais ay ipaiwati kanina. Ngunit hindi pa rin tayo dapat magtiwala sa kanyang mga salita. Hindi tayo nakatitiyak. Pero bakit hindi natin siya bigyan ng pagkakataon upang patunayan ang kanyang sarili? Dahil ano malay natin, baka nga nais ay makipagkasundo. Sa ngayon ay nais kong patunayan ang aking sarili sa kanila. Andora! Mahal na Hara. Sabihan mo ang iba mo pang mga kasamahang Mashna na itigil muna ang pambibihag sa mga engkantado. At huwag muna kayong mananakit sa mga iba pang nilalang. Liban na lang sa mga nauna ko nang ipinagutos. Ibahagi yan sa lahat. Amaro, Andora, at Pangil. Masusunod, mahal na Hara. Tayo na. Wala kang tiwala kay Amaro. Hindi tayo nakakatiyak sa kanya. Kaya't hindi niya dapat malaman na nais ko lamang linlangin ang mga diwata na makikiisa tayo sa kanila. Ngunit ang totoo, nais ko lamang magkaroon ng sapat na panahon upang tuluyan tayo maging handa laban sa kanila. Lalo na kapag nagtagumpay si Asval sa inutusan niyang pumaslang sa mga bagong tangapangalaga.